Okay, alright yan. At welcome back po sa Rocky Do TV. Kumusta po mga kaibigan? At ito nga, no, pag-usapan po natin itong nangyayari, no, na habulan na naman po dyan sa atin pong karagatan, mga kaibigan, dahil nga itong mga Chinese ay ayaw po nilang papasukin ang ating mga kababayan na mga mangingisda. Kaya ay nakatagpo po sila ng ating kababayan na pinaglalaruan po itong mga Chinese Coast Guard, mga kaibigan, at nakikipagpatintiro po ito sa mga Chinese Coast Guard. Kaya ayan po ang atin pong panuorin, at kasama po natin ang Abanti Pinas TV. Ayan, at pakisuportahan po natin Abanti Pinas TV. Pakisubscribe po ang kanyang channel, mga kaibigan. At ito na nga, no, ang nasabi pong habulan sa dagat ng ating kababayang mangingisda at ang mga Chinese Coast Guard. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang katapangan na ipinakita ng isang mangingisdang Pinoy na nakipagpatintero pa sa China Coast Guard habang hinaharang ng China Coast Guard ang barkong ipinadala ng BFAR na umaalalay sa mga mangingisdang Pilipino malapit sa Scarborough Shoal. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Kahapon lamang ay ipinadala ng BFAR ang kanilang barko na BRP Dato Bangkaw upang magsagawa ng routine maritime patrol sa Scarborough Shoal. Dito ay napag-alaman nga ng BFAR na may panibagong pangaharas na naman na ginagawa ang China sa mga mangingisdang Pinoy. Habang nagpapatrolya ang BFAR, ay nadiskubre nila ang mga hangar o floating barrier na inilatag ng China Coast Guard sa entrance. Grabe ito, na mga kaibigan, no, ang kanilang pang-abuso at hinaharangan pa nila ang ating mga kababayan na ang napuhay ay pangingisda, no? At yan nga ay sa ganun po naharang, talagang mahirapan po ang ating mga kababayan po na mangingisda, no? Talaga itong mga Chinese ay sobra na po ang pang-abuso at mismo pa sa ating teritoryo, talaga mga kaibigan, ano? Kailangan na po ito na aksyonan talaga, at hindi po maari na patuloy po nila na gawin po itong pangaharas, no? Lalong-laro na ang apektado dito ating mga kababayan na mga ang hanap buhay ay pangingisda, mga kaibigan. Upang hindi makapasok dito ang mga mangingisdang Pilipino. Sa parehong pagkakataon ay nagkaroon din ng mainit na tagpo ang barko ng BFAR at China Coast Guard sa nasabing lugar, at ito ang mga sumunod na nangyari. Yun. Ayun, mga kaibigan, nung nakita po ninyo yung maliit na bangka, no? Ay yan po si Kuya. Talagang bilis po niya, oh. Nakapatakbo ng kanya pong sasakyang pangdagat, mga kaibigan, no? At dito po ay magsimula na po ang habulan ng Chinese Coast Guard, at ito nga nga si Kuya, mga kaibigan. Talagang napakatapang po ito nga si Kuya. Yun. Yan na. Hinaharang na si Kuya. Ang galing talaga ni Kuya. Yun. Yun talaga ni Kuya, oh. Hindi nagpapatinan. Mira,
kayo natatakot? Hindi ako natatakot. Ikaw, anong masasabi mo sa katapangang ipinakita ng mangingisdang Pinoy? I-comment lamang ang iyong sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. So ayan, alright mga kaibigan, no? At talaga nga nakita po natin, no? Ito nga, no? May harang dito. At ito ay isa sa magpapahirap po sa ating pong mga kaubayan na mangingisda, mga kaibigan. Dahil nga ay kung dadaan po sila dito ay talagang hindi po sila pwedeng dumaan. Dahil nga ay mayroon pong harang, mga kaibigan, no? Na inilagay po ng Chinese Coast Guard, no? At sa kanilang mga ginagawa na mga pangharas po sa ating mga kababayang mangingisda at kahit paman nga doon sa ating pong mga Coast Guard, no? Ay hinaharas din po nila, mga kaibigan, no? So, talagang itong Chinese ay sobra na po, no? Ang kanilang pag-abuso dito po sa mismo na ating pong teritoryo, mga kaibigan, no? Talagang dapat po ay ma-aksyonan na ito at para po ay mahinto na, dahil kawawa po ating mga kababayan na wala pong ibang hanap buhay ay kung hindi ay ito pong pangingisda, no? At dito nga ay nakatagpo din po sila, no, ng ating kababayan na talagang hindi po natitinag sa ginawa po nila. Kaya ay nakikipaghabulan pa itong si Kuya, mga kaibigan, no? At hindi nga kinaya nito pong isang Chinese Coast Guard ay humingi pa ng saklulo. Kaya ay kung nakita po nyo kanina, mga kaibigan, mayroon pang isa na dumating, no, na humahabol din po kay Kuya, mga kaibigan. At kung atin pong napakinggan yung sinabi nga ni Kuya nung tinanong po siya, ay hindi po siya natatakot, mga kaibigan, at pinagtawanan lang daw niya ito pong mga Chinese Coast Guard, no? Kaya ay ang problema lang dito ay sa ganito pong mga pamaraan po na ginawa ng China, ay talagang apektado po ang ating mga kababayan dito, mga kaibigan, no? At sana po ay magawan po ito ng aksyon, no, ng ating pong mahal na presidenteng Bongbong Marcos, no? At para po yung ating mga kababayan, hindi na po sila maging mahirapan pa na maghanap buhay diyan po sa kanila pong nakagisnang hanap buhay na ay paghahanap po ng mga isda diyan po sa karagatan po. At hindi naman po sila pumunta po sa iba pong lugar, kung hindi ay sa atin lamang pong teritoryo ang kanila nga pong mga dinilibot na para doon po sila ay makakapaghanap ng mga isda po na kanila pong pwedeng maibenta at para kumita, mga kaibigan. Pero dahil nga dito sa mga ginawa nitong mga Chinese Coast Guard na panghaharas at mayroon pang mga harang na nilagay, talagang mahirapan po ang ating mga kaubayan, no? So ayan, no, mga kaibigan, at para sa akin po dito ay kailangan po talaga ito na maipaabot sa international, no, para po ay magawan po ng aksyon. Dahil ay kung patuloy po nila na ganito po ang gagawin, na kung atin nga pong nasundan ang mga balita dito ay halos araw-araw po mayroon pong ginawa itong mga China na mga pangaharas po, no, sa atin po na mga Pilipino. Kung hindi po yung maghahatid po ng supply ay kanila pong hinahabol at harangin. At dito nga mayroon din po, no, na hinaharang ito pong isang barko po ng ating pong Coast Guard na ay maghatid lamang ng supply dito po sa ating mga kabayan na mga mangingisda, no? Ay mayroon pang isang malaking barko na umaharang, mga kaibigan, no? Talagang itong kanilang ginagawa ay sobra na po ang pang-abuso. Para bang nililiit na po tayo nitong mga China, mga kaibigan. Actually, no, sa kung makikipag-gera man po tayo ay alam po naman natin na hindi pa sapat po, no, na ay makipag-gera po tayo. Pero siguro mayroon pang ibang paraan na magawa po para po ay mahinto na po itong pangaharas nito pong mga China sa atin po, no? Lalong-lalo na po ay apektado nga ang ating mga kabayan na mga mangingisda po sa nasabi pong lugar, no?
na yun nga ay dapat po na unan po ng pansin kung paano po yan maresolba ang ganyan po no na mga pangaharas, dahil na isa ngayon po parang sumusubra na po itong ginagawa po ng mga China no. Hindi po yung dati meron naman po silang mga ginagawa, pero hindi po talaga sa katulad dito sa ngayon no, na halos araw-araw na lang po meron po tayong nabalitaan na merong mga hinaharangan, merong mga hinahabol, di ba mga kaibigan? So kawawa po no, kawawa po ang ating mga kababayan dyan, at kung hayaan po itong mga China na ito, baka ay mangyari po na pagising po natin ay yun palang lugar na kanila pong gustong angkinin ay nakuha na nila mga kaibigan, kung hindi po ito gagawan po ng aksyon. So yun lang po ang aking masasabi no, at panawagan din po no sa ating pong mahal na Pangulo na dapat po ito ay talagang bigyan po ng pansin ang mga pangyayari po na ito, at kung ano po ang dapat po na gawin para po ay mahinto na itong mga pangaharas ng mga Chinese po sa atin po na mga Pilipino. So ayan mga kaibigan, ano po inyong masasabi at mga public opinion patungkol nga dito sa ating mga nakikita ngayon no, na pangyayari dito po sa karagatan po no, sa atin pong territory na ay pinasok na talaga tayo ng mga China. Paki-comment na lang po sa ating comment section, at ako po muli ay magpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa aking mga ginagawa pong mga video, at sa mga nakasubscribe na dyan, maraming maraming salamat po. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, ayan, paki-subscribe na rin mga kaibigan, at paki-follow na rin po ating Facebook page. At huwag po niyong kalimutan, paki-subscribe na rin po si Avanti Pinas TV. Ayan, ano? At supportan din po natin ang kanyang YouTube channel mga kaibigan. At sa muli po ay ako po ay magpapaalam muna, at see you po sa next video ko. God bless all of us. Ingat palagi, saan mo tayo naroon.